At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na, si Full Chapter 1060. So i-review na natin ng konti yan at mamaya ay meron din akong i-correct doon sa sinabi ko sa may spoiler. Pero bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit, ay maraming maraming salamat sa paghihintay. At yun pala, sa mga hindi pa nakaka-follow sa Facebook page natin ay pakifollow na lang siya guys, para nga sa mga update patungkol dito sa nangyayari kay One Piece natin at sa iba pang mga anime. So ayan, ay ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. So dito ngayon magsisimula kay Luffy, dahil sinasabi nga ni Luffy dito na 100% hindi si Sabo yung pumatay kay Cobra. So umabot na rin sa Straw Hat Pirates natin yung balita patungkol dyan. So kaya sagot na nga rin dyan itong si Robin, at ang sabi niya nga na tama itong si Luffy. Kasi nga yung mga Revolutionary Army against sila doon sa mga nobles at hindi sa hari. Kaya nga hindi magagawa yan ni Sabo o kahit ng mga Revolutionary Army. So dahil dyan ay dito nga salita ulit itong si Luffy, at ang sabi niya nga dito, o sige, ngayon pupunta tayo sa may Arabasta, sabi niya ganyan. Pero salita nga dyan, sagot itong si Zoro, at ang sabi niya nga dyan, ano daw magagawa nun kung pumunta sila sa may Arabasta? Eh patay na nga si Cobra, at saka isa pa, si Vivi, nawawala yung huling kita sa kanya doon pa sa may Marijua. So kaya nga sagot ulit dito itong si Luffy, at ang sabi niya nga dyan, o sige, kung ganun, sa Marijua tayo pupunta, sabi niya ganyan. So ang kulit na ito ni Luffy, talagang laban na laban. Pero ito nga sagot ulit itong si Zoro, at ang sabi niya nga dyan na nag-iisip ba itong si Luffy, eh yun nga yung pinaka-hideout, yung pinaka-base nung kalaban, gusto niya sugurin kagad yung mga navy na yun, sabi niya ganyan. So nagtatalo na itong kapitan natin at saka itong si vice captain. So sagot pa nga dyan itong si Luffy, at ang sabi niya nga dyan, oh bakit susugod tayo dun sa Marijua, sabi niya ganyan, bakit natakot ka Zoro, sabi niya ganyan. So ang kulit lang nito ni Luffy, talagang gustong gusto niyang tulungan o puntahan itong sila Vivi. Pero habang nagtatalo nga dyan itong dalawa, ay itong si Chopper naman, naiyak na nga siya kasi patay na eh, itong si King Cobra. At ang sabi na nga dyan, ang bait-bait pa naman ng hari na yun, kasi nga kahit na mga pirata sila, ay ang ganda nung pakikitungo sa kanila nun. So si Chopper tuloy si Usopp ay ganun din, nag-agree dito kay Chopper na ang bait-bait nga niya ni King Cobra. So habang dito naman kay Nami, ay nag-aalala itong si Nami para naman kay Vivi. So ano na raw kaya yung nangyari kay Vivi, at saka ano na yung lagay niya, ganyan. So kanya-kanyang reaction na para dito sa Straw Hat Pirates natin. At etong si Jinbei naman, ang sabi niya nga dito na parang hindi naging maganda yung nangyari dun sa Reverie. At so habang nag-uusap-usap nga etong Straw Hat Pirates natin, ay may kita dito na etong si Caribou ay nakikinig sa kanila. So kasama sa barko nila Luffy, etong si Caribou ulit, at nakatago nga siya dito sa may barrel na to. So matindi talaga pumuslit etong si Caribou dyan. Pero pagkatapos nga nito, ay balik ulit dito kay Zoro, dahil this time ay seryoso na nga etong si Zoro. At ang sabi niya nga dyan, ay matatandaan daw ba neto ni Luffy yung sinabi niya dati patungkol kay Ace, na etong si Ace nga ay may sariling adventure yan. Kaya naman kung ano man yung gawin ni Ace o yung gawin niyang decision, ay sige, pabayaan lang nila si Ace, at saka kung ano man yung mangyari kay Ace. Pero kapag kailangan na nga ng tulong ni Ace, ay saka nila tutulungan etong si Ace. So ngayon tuloy neto ni Zoro na pagkatiwalaan nga raw ni Luffy si Vivi, katulad na lang ng pagtitiwala niya kay Ace. Kasi alam naman daw ni Lame na si Vivi talagang matibay yan, at magagawa niyang makasurvive. Huwag daw i-underestimate ni Luffy si Vivi, sabi niyang ganyan. At ngayon kapag kailangan na ng tulong ni Vivi, saka nila tutulungan itong si Vivi. So dahil dyan ay dito na nga sinimulang asarin nila Luffy itong si Zoro ngayon. So sabi nga ni Luffy dito kay Zoro na oh, ni raw demonyo itong si Zoro sa walang puso, habang ito namang sila Chopper, sila Nami. Ang sabi nga nila dyan, green ma'am, green Kaido itong si Zoro.
habang itong si Sanji, sabi na nga dyan, lumot, sabi lang ganyan. So matindi, itong si Sanji, ganun-ganun lang yung pang-aasar niya dito kay Zoro. Pero dahil nga dyan, ay nag-away na naman itong si Zoro at saka nga itong si Sanji. So medyo makulit lang dito sa part na to ng pang-aasar nila Luffy dito kay Zoro. Pero pagkatapos niyan, ay balik ulit dito naman kay Robin. At ang sabi nga dito ni Robin, ang dami nangyari habang nandoon sila sa bansa nga nung Wano. So nandiyan dyan, yung na-abolish nga itong Seven Warlords. Tapos dahil dyan, yung mga elite na pirata, nagsibalik na sila ulit dyan sa pagdalayag ngayon sa karagatan. At dahil na rin dun, ay nabuo tuloy itong Cross Guild Organization. Pero maliban pa dyan, ay may mga familiar na pangalan nga raw na nakasama dito sa balita, na parang connected dito o related kay Luffy ganyan. So tanong ni Robin itong si Luffy, kung gusto raw ba malaman ni Luffy yung balita patungkol dun. So sagot, itong si Luffy at ang sabi na nga dyan, na hindi na, bahala na dyan si Robin sa kung ano man yung info na yon. So sagot, etong si Robin at ang sabi na nga dyan, sige, hindi niya muna papasabugan ng napakaraming information etong si Luffy ngayon. Kasi nga, ang bigat na eh nung sa balita na nakuha nila na etong si Sabo yung pumatay dyan kay Cobra. At so after na ito, ay balik na nga dito kay Luffy at higa na nga dyan si Luffy. At ang sabi na nga na inosente si Sabo, hindi niya magagawa yan. At then, ay dito na nga nagkaroon ng reminis etong si Luffy nung sa time na mga bata pa sila nila Sabo at nung magkakasama sila. So eto, yung panahon na kung saan lahat silang tatlo, sinabi nila, shinare nila yung dream nila o yung pangarap nila sa isa't isa. At then, ay dito na nga shinare ni Luffy yung pangarap niya dito sa mga kasamahan niya. At eto nga, kanya-kanya iba-ibang reaction para dito sa mga kakrew ni Luffy nung marinig nila kung ano yung pangarap nito ni Luffy. So dun sa spoiler, sinabi ko, yung dream nito ni Luffy na sinabi niya dito sa mga kasamahan niya, literal na dream yung literal na panaginip, hindi pala sa pasensya na guys. Mali pala. So yung dream na sinasabi doon, hindi pala yung literal na panaginip, kundi yung pangarap. So kasi yung akala ko yung pangarap nito ni Luffy, alam na yun ito ng mga Straw Hat Pirates natin. Kaya hindi niya na kailangang ishare yun. So hindi pa pala. So parang bukod yung pangarap nito ni Luffy na maging hari ng pirata, dito sa pangarap na sinabi niya dito kala Ace at saka nga kala Sabo. So ang sabi nga ni Luffy, akala niya daw nasabi niya na dito eh sa mga kakuro niya, hindi pa pala. So kaya nga ganito yung reaction nito nila Zoro, nila Sanji. At so ayan, pasensya na guys, but going back, ang sabi tuloy dito ni Usopp na imposible, hindi raw yan magagawa ni Luffy. So sagot, etong si Franky at ang sabi niya nga dyan na since magiging hari naman ng mga pirata etong si Luffy, kaya baka posible na magawa nga ni Luffy yan. So dahil doon ay hanapin ang araw nila yung last na po glyph, yung road po na glyph ba, sabi ng ganyan, at tumuloy na dun sa may Laugh Tail. So sagot, etong si Robin at ang sabi niya nga dyan, medyo may hirapan sila na makita yung road po na glyph na yun, kasi nga wala nga silang lead o clue kung saan matatagpuan yung po na glyph na yun. So panaginip naman ni Luffy ngayon yung pinag-uusapan nila dito. Pero habang nag-uusap-usap pa nga dyan, etong Straw Hat Pirates natin ay talo naman dito sa Marine Headquarters, dahil dito ang sabi nga nila na na-trace na nila kung nasaan yung location ni Sabo. At si Sabo nandito dito sa may Lulusha Kingdom. At then ay dito na nga labas itong mga five elders natin. At ang sabi nga nila dito, Lulusha Kingdom, diba isa yan dun sa walong nation na nagrebelde nito lang noong mga nakaraang araw. So kaya ideal place nga raw to para pagtaguan ni Sabo. Pero tuloy pa nga dito ng five elders natin na napakamalas nga raw nito ni Sabo, kasi itong Lulusha Kingdom never daw yan nag-exist, hindi raw yan nag-exist, sabi nilang ganyan. So bakit ganun? So mamaya ay may kita nga natin yan. Pero habang nag-uusap-usap nga itong five elders natin, ay pinakita na nga rin dito itong si Imusama. So ito, nandito pa rin itong si Imusama sa garden niya na to. At parang may sinasabi dito eh itong si Imu, pero hindi pa sinasabi, hindi pinapakita kung ano yung mga sinasabi niya. At so after nga nito, ay talo na dito kay Sabo dyan sa may Lulusha Kingdom, at tuloy nga siya sa pakikipag-usap kala Dragon. So dito sinabi ni Sabo na hindi nga siya yung pumatay kay Cobra. At nung nandoon siya sa may Marijua, nakita niya dun sa empty throne ay may nakaupo na. So kaya nga medyo nagpapanik dyan etong si Sabo, kasi sabi niya ang akala
Akala niya raw ba walang nagahari sa buong mundo? Pero bakit nga yung empty throne may nakaupo na? So kaya nga gulong-gulo na dyan etong si Sabo. Pero habang kausap niya nga dyan etong si Dragon, ay dito naman sa kabilang banda, yung hari dito sa Lulusha Kingdom ay ikinulong na nga. So sabi nga sa kanila dito na umamin na nga raw sila doon sa kasalanan na ginawa nila sa krimen. Pero eto, nagigigil nga etong hari na to. At ang sabi niya nga dyan, napakawalan sila kasi kapag nalaman ng world government etong ginagawa sa kanila, sigurado ay mapapahamak itong mga nagkulong sa kanila. Sabi niya ganyan. So kagulo rin pala dito sa may Lulusha Kingdom. Pero habang kausap nga ni Sabo itong Revolutionary Army, ay balik ulit dito yan kay Imusama. Dahil dito naman ay krenos out niya na nga itong Lulusha Kingdom. So kaya pala sinabi nung Five Elders na hindi nag-e-exist itong Lulusha Kingdom, kasi nga krenos out na nito ni Imusama. But then after nga niyan, ay dito nga biglang nagdilim dito sa may Lulusha Kingdom. At tingin ngayon sa may itaas itong mga tao. So dito bigla sila nagulat kasi nga bigla nagliwanag itong si Sabo, para natakot na nga siya. At dito nga tingin na itong si Imusama. At then ang lakas na nga ng ilaw dyan. At after nga niya is bam. So dito biglang may nahulog na lang na kung ano dito sa Lulusha Kingdom. At tuluyan ang nasira itong Lulusha Kingdom ngayon. So hindi ko alam kung kidlat-kidlat ba itong nahulog dyan o kung ano yan. So matindi, sinira na ni Imusama itong Lulusha Kingdom. Pero pagkatapos nga nito, pagkalipas na ilang araw, ay balik na nga dito sa may sitwasyon nila Luffy. At eto nga, nag-i-snow na dito sa karagatan. So dito si Luffy ay may nakita nga siya. At ang sabi niya dyan, teka lang Nami, ano yung nakikita ko na yan? Sabi niya ganyan. At ang nakikita nga ni Luffy dito ay itong napakalaking bagay na to. So grabe, ang sama ng panahon dito sa may karagatan na dinadaanan nila Luffy. At eto nga, nakakatakot itong bilog na to. So dito sagot itong si Nami. At ang sabi niya nga dyan, na parang isang giant warm eddy itong nakikita nila na to. At kailangan nila magmadali na umalis dito kasi nga delikado yan, sabi ng ganyan. So dito tinawag na ni Nami si Jinbei. At eto, salita na etong si Jinbei. Ang sabi niya nga dyan, sige, siya na yung bahala dito. So aalis na sila ngayon dito. Pero biglang pinigilan ni Luffy etong si Jinbei. At ang sabi niya nga dyan, teka lang, wag muna sila umalis kasi nga mayroong natrap dito sa bilog na to na tubig. So sagot nga dyan si Sanji. At ang sabi niya nga dyan, tama si Luffy, may naririnig etong si Sanji na babae dito sa loob ng tubig na nga na to. So dito sagot na etong si Zoro. At ang sabi niya nga dyan, o sige, kung ganun, hahatiin niya na lang etong bilog na to para nga maligtas nila yung babae dyan sa loob. So sabi nga ni Sanji, wag daw susugatan ni Zoro etong babae dyan sa loob. But then after nga dyan is back. So dito nahiwa naman ni Zoro etong malaking tubig na to. Pero kasabay niyan ay bigla nga nilipad tinangay ng hangin etong si Chopper dyan. Kasi nga ang sama nung panahon ni, tapos malakas yung hangin. So kaya nilipad tinangay etong si Chopper. Pero kasabay ng paglipad dito ni Chopper, ay biglang labas naman dyan etong si Jewelry Bonnie, galing dito sa malaking bilog na nga na to. So siya pala yung tao, yung babaeng natrap na sinasabi dyan ni Luffy tsaka ni Sanji. Pero eto nga, nakabatang form dyan etong si Jewelry Bonnie. But then after nga nyan is yan guys. So hanggang dito lang itong chapter na to. Pero balikan muna nga natin dyan itong pangyayari dyan sa may Lulusha Kingdom. So mag-iwan lang naman ako ng tanong sa inyo dito, kasi nga ang lupit ng ginawa ni Imo dito sa Lulusha Kingdom. So sa tingin nyo ba ay buhay pa rin itong si Sabo pagkatapos ng ginawa ni Imo dito sa Lulusha Kingdom na to? At saka isa pa, ay kapangyarihan ba ni Imo itong mga nahulog na to dito sa Lulusha Kingdom? So ano ba, kayo galing o saan galing itong bagay na to? At so ayan yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na video natin. So itatry natin ang konti lang naman na i-go deep itong sitwasyon dito ni Sabo. At saka kung kay Imo nga ba galing itong kapangyarihan na to? But then yan nga guys, after nito ay hanggang dito lang itong video natin. At ayan, ay lastly ay paki-follow naman guys itong si Facebook page natin. Yung link niya nandiyan lang sa may comment section natin. So ayan, ay ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At kapag may update ay i-update ko lang kayo kagad. So ayan, lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.